araw mga ka-TFT, isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng Martes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Big Ticket. Ito na ang inyong pagkakataong manalo ng 15 million dirhams bilang grand prize o di kaya'y 1 million dirhams naman para sa second prize kasama ng Big Ticket. Para sa karagdagang impormasyon at para makabili na ng inyong ticket na may buy 2 get 1 free promo, punta na sa www.bigticket.ae. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. Pangulong Duterte nagpaturok ng Sinopharm COVID vaccine. UAE nangunguna sa buong mundo sa bilis ng mobile internet. OWA nakikiusap para makakuha ng karagdagang 9.8 bilyong budget para sa quarantine ng mga OFWs. Bill at Melinda Gates maghihiwalay na matapos ang 27 taon ng pagsasama. Mga residente ng UAE, maaari na makakuha ng unbeatable offers ngayong Ramadan sa NowNow app, ang on-demand online platform ng Noon.com. At para sa mga detalye, nagpaturok na ng bakuna ang Pangulong Duterte laban sa COVID-19 nitong May 3. Sinopharm ang napiling bakuna ng Pangulo at napapaloob sa compassionate use ang unang dose ni Pangulong Duterte na nakakuha ng permit mula sa Food and Drug Administration. Si Health Secretary Francisco Duque mismo ang nagturok ng bakuna sa Pangulo na naganap sa palasyo. Ayon naman kay Senator Bongo, ang mga doktor mismo ng Pangulong Duterte ang nagsabing Sinopharm ang dapat maiturok sa Pangulo. Samantala, nakilala ang UAE bilang bansa na may pinakamabilis na mobile internet sa buong daigdig. Ito ay ayon sa Ookla Index na isa sa mga nangunguna sa pagsusuri ng bilis ng broadband at mobile network internet testing application sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga datos ay napag-alaman na umabot ang download speed sa 178.52 Mbps ang UAE nitong Marso. At para sa detalye ng iba pang trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Jessica Sulaiman mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.